Mga kulto, umaatake na naman sa isang sementeryo sa Davao de Oro at ang pangunahin nilang pakay ay manguha o magnakaw ng mga kalansay sa sementeryo. Partikular sa pagkuha ng mga tuhod ng mga yumao at kung bakit nila ito kinukuha. Yan ang sasagutin natin sa ating channel. Kaya't kung ready ka na, tara na! Tignan natin ang pagbabalita sa pag-atake ng umano'y kulto na nagnanakaw ng mga kalansay sa isang sementeryo sa Davao de Oro. Ang mga buto raw na kinukuha, ginagawang anting-anting. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano nga ba ang kulto, ito lamang ay isang malaking grupo ng mga tao na hindi sumasamba sa ating Diyos. Naniniwala ang mga ordinaryong tao na hindi kabutihan ang sinasamba ng mga kulto, kundi kadiliman o kasamaan na maaaring magpahamak sa mga tao. Dumarami sila sa pamamagitan ng pagre-recruit sa mga kabataan at kung paano nila nahihikayat ang mga kabataan na sumapi sa kanila. Pwede nyo panoorin ang mga nauna nating ginawang video patungkol sa mga kulto para mas maliwanagan kayo ng maayos. May isang sementeryo sa Davao de Oro na pinagbubutas daw umano ng mga kulto ang mga nicho ng mga yumao. Naniniwala kasi ang mga tao roon na talamak ang mga miyembro ng kulto bago sumapit ang araw ng mga deadfall. Ito raw kasi ang pinaka-epektibong panahon para makakuha ng mga kalansay ang mga kulto. Ang pinupuntirya nilang kuhanin ay yung dalawang tuhod ng yumao at bungo nito sa bandang ulunan. Ang pagkuha nito ay hindi madali dahil binibigyan ito ng oras at panahon ng mga kulto para maisagawa. Isinasagawa ito bago sumapit ang araw ng mga yumao at mahal na araw. At kung natatandaan natin na may naibalita ng nahuling miyembro ng mga kulto noong mahal na araw, isa kaya ito sa mga ginagawa nila? Napabalita kasi na kumakatok-katok sila sa mga bahay-bahay doon sa Mindanao. At kasama sa mga nahuli ang mga kagamitan umano ng kulto na ginagamit sa ritual. May mga simbolismo at letra na hindi maintindihan na nakasulat sa tela. May kasama rin nahuli na isang bilog na may mata, simbolismo ng Illuminati. Isang samahan o grupo na gumagamit ng mga itim na mahika. Isang malinaw na ebidensya na parte sila ng kulto. Binubutas daw umano ng kulto ang nicho para kuhanin ang magkabilang pares ng tuhod ng mga yumao. Ginagawa ito alas 12 ng hating gabi at ayon sa paniniwala ng mga tao roon, hindi raw ito kinukuha ng maramihang tao at kinukuha lamang ito ng mag-isa. Ayon yan sa kwento ng mga tao roon. Dito raw kasi sa oras na ito, isinasagawa ang ritual ng mga kulto. At bago nila kuhanin ang kalansay ng yumao, nagdarasal muna sila sa kanilang Diyos. At pag natapos na sila magdasal, kukuhanin na nila ito sa nicho. Ang mga nakuha nilang kalansay ay dadali nila kung saan sila nagre-ritual, doon nila ito dadasalan. At gagawin daw nila itong anting-anting o agimat. Ang malaking tanong natin, ano nga ba ang epekto nito kapag naging agimat o anting-anting ng isang kulto? Ayon sa paniniwala ng mga tao roon, ito raw ay isang epektibo lalo na sa paggawa ng masama. At kung suot mo raw ito, ito raw ay epektibo para hindi ka makita ng mga tao, pati ang mga hayop katulad ng mga aso. At kung nagtatanong kayo kung ano nga ba ang itsura ng mga kulto, isa lamang ang sagot dyan, sila ay normal lamang manamit. Katulad natin, nagkakaiba lamang pag sila'y gumagawa ng ritual.
ang pagkuha ng mga kulto sa mga kalansay ay hindi maganda para sa mga taong mahal sa buhay ng namayapa. Bukod kasi sa pagkawalang respeto sa pagbabasag ng mga nicho, nagagamit pa raw sa masama ang mga buto ng kanilang yumao. Mga miyembro ng kulto ang tinuturong nasa likod ng mga pagbakbak sa nicho sa isang sementero sa Maragusan, Davao de Oro. Gagamitin daw kasi nila ang mga buto sa paggawa ng mga anting-anting. Nasa front ng balitang yan si Jem Abansenya. Isa-isa nang sinisimento ang mga butas na nicho sa sementeryo ng Barangay Mapawa sa Maragusan, Davao de Oro na abutan namin kahapon. Nitong weekend kasi, nadiskubring ninakawan ng kalansay ang mga libingan. Kuha ang iyang tuwito ay muna siya sumpay, muna siya ngabukog. Ang ulo ano yung buto ko at kita kay nami na nasubo naman. Puro tutanan, makita ka naman bukog. Pero yan eh. Naiuban, magbangag, magkikuray ko. Nasa mahigit 20 nicho ngayon ang tinabunan dito sa Mapawa Cemetery. Kapansin-pansin na nasa bandang gitna yung mga butas ng nicho dahil target umano ng mga responsable ay ang mga tuway-tuway o ang mga patela ng mga patay. Ayon sa mga taga-barangay, nangyari rin ito mag-uundas ng nakaraang taon. Ang hinihinala nilang may gawa nito, mga miyembro raw ng isang kulto na ginagamit ang tuway-tuway o nikap ng kalansay para gawing anting-anting. Sa ako lang pong nakuanan ka ng mag-gira-gira, nga di sila mga dutlan, nga na daw. Tuway-tuway sa kiningstuhod ba? Mawin na ilahang kuhaon. May uban nga. Uban, magpanguha po nila. Kanang dagubangag, muna na, giapil nila ng iskan. Pumalag na ang mga pamilya sa umano'y pambabastos ng kulto sa kanilang mga patay. Nababahala na rin ang mga residente. Ay, medyo horror ang feeling. Oo, unusual man. Bukod sa Mapawa, may ilang sementeryo pa sa bayan na inatake rin daw ng sinasabing kulto. Maglalagay na ang LGU ng mga magbabantay sa mga puntod tuwing gabi para di na maulit pa ang insidente. Iimbestigahan naman ng mga pulis ang mga itinuturong miyembro ng kulto. Ang mga kulto ay sadyang mapanlin lang, kaya't mag-ingat-ingat sa mga taong nakakasalamuha at mga grupong sinasalihan. At kung nabitin ka sa ating istorya ngayon, magkita-kita ulit tayo sa susunod nating video. Ngunit bago tayo matapos sa ating video ngayon, kaunting shoutout muna tayo sa ating masugid na tagapanood. At kung gusto niyo mapabilang sa kanila, i-like ang video na to at mag-message ka sa baba. At syempre, huwag mong kakalimutan mag-subscribe para mapapanood mo yung pangalan mo sa susunod nating upload. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna tayo. Paalam!